So, ito na po ang aking in-order sa Lazada, ang Huyoma Chainsaw Attachment. Tingnan natin yung kahon niya, kung ano yung mga nakasulat, yan, mga Japanese characters. Yan, pero yung iba, mga pwede na muna natin basahin, mabasa. Yan, sa gilid. Maganda ito kasi mas mura siya kumpara pag bibili ka nung di gasolina na electric chain. So nasa 3,000 at tayo nasa 13,000. 3,000 or mga 4, mga ganun. Hindi pala 13,000. Yan. Mga pictures kung anong mga nasa loob. Okay. So buksan natin. Recently, nanalan tayong bagyo sa atin, kaya maraming mga tumumba na sakto to gamitin natin. Tignan natin itong mga malalaking parts muna. Oops, basa. Ano kaya ito? Ah, alam ko na yung langis ng kadena. Kasi chineck up ko kanina to. Binuksan ko yung plastic. Yan, ito yung parang shield niya, parang itatalsik. Tapos, ito yung handle para sa grinder. Ito yung chain guide. Yan. Mamaya, assembly natin yan isa-isa. Huyoma. Japan. 11.5. So, yan. Binabuti ko nang mamili kasi yung chainsaw namin. Hindi ako makahanap ng 14 inches. Na chain length. So ito yung sasabi kong chain. Nasa ano siya yan? 11.5. Yung existing chainsaw namin nasa 14, which is hindi ko makahanap. Yan. Yung makinang kinang yan, storage oil. Ginamit nila para bago siya yung plastic. Tapos yan, kakabit natin dyan. Pero may side yan mamaya. May side yan kung paano siya ilagay. So ito yung nalagyan ng oil. Ito yung pinaka didikit dun sa grinder. Yan. Bakal siya, bakal. Tapos yung butas ng oiler. Lalagyan natin ng oil dyan. Pampadulas. Para hindi kagad mapudpud yung ating chainsaw. Sa grinder mamaya. Tapos itong ating user manual. Yan. Dito yung mga pictures kung paano siya kabit. I-push siya na lang. Tignan natin mamaya. Yan. 2, 3. Madali lang siya. Pwedeng maintindihan ng high school or tambay lang. Kasi may mga pictures. Push na lang mamaya itong video kung gusto ninyong makita. So, okay na, no? Tingnan natin sa likod ng manual. Ito na yung mga pang finale na kailangan gawin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may side yung tamang chain, yung chain may tamang side. Yan, may cutting side siya tsaka guide. Wait lang, ikumpara natin. Yan, kung gusto nyo naman makasiguro, may mga guide din dito sa YouTube kung ano dapat, paano dapat siya kabit. Pero ako, dahil may experience na naunang chainsaw namin, nakapag-research na ako kung anong side yung tama. Yan. Makikita nyo, ito yung cutting. Tapos, ang takbo na. Wait lang. Mamaya na lang. Tingnan muna natin itong mga ibang parts. So,
Yan, may kasama siyang mga maliit na parts. Mamaya isa-isa natin yung assemble yan. Pati tools pala, yan o. Okay. Tara. Oy, naki. So dito kailangan natin ng extra allen key. Wait lang, kuha lang ako. Oh, I'm back. So kailangan natin ng tulong ng extra allen key, yan. Yung ating kaibigan tools. Pili tayo ng mas maliit. Sukat ka agad. Yun. Yun. Sakto. So, tatanggalin natin yan. Diyan natin lalagay yung anti-slip ring. Yan. Medyo matagal-tagal na rin hindi natanggal to, no? Mula nung original na nabili tong chainsaw namin 2 years ago. And medyo marami ng project ang tinapos niyan. Medyo madumi. Lagay natin yung sa step 2. Yan, anti-slip ring. Yan ang kakapit doon sa bakal na part. Yan. Tapos step 3. Preload 8x25 screws. Yan, step 4 na rin. Basahin natin. Baka may pwede na tayong gawin. Ito, yung 8x25 na screw na guide. Wala. Tingnan natin yung step 4. Damay na rin natin. Okay. Dapat tama. Para hindi tayo mahirapan, igaya natin ng posisyon ng grinder dun sa picture. So, ganyan. Tapos, sabay higpit. Actually, may ano naman yan eh. May slot. Hindi siya iikot. Wait lang, papakita ko yung slot. And focus. Para mag-lock. Ito, tanggalin mo natin ito. Hindi natin ito kailangan. Kasi may bago na siyang handle. Which is nakita nyo naman kanina. Yan ang gagamitin natin. Ito, higpitan muna natin, tapos mapakita ko mamaya sa inyo yung guide slot. Dapat mahigpit yan, kasi makakadisgrasya kayo kapag yan ay umikot. So, sige, higpitan natin. Sabi ko may guide ito, kaya hindi siya basta-basta sasayaw. Yan, wait lang, ano, kaya
hindi masyado magpipersa yung rubber kasi ang persa nandun sa guide, which is dagdag safety na rin para pag kumersa mamaya, kaya hindi siya basta-basta gagalaw, hindi siya basta-basta pupunta sa kamay ninyo. So kailangan take with that. Medyo unsafe na tong grinder namin kasi nakatali na lang siya ng alambre. Pero ang good side naman nito ay kailangan mo lagi ng kasama, which is tawag namin na spotter, para kapag something may nangyari sa iyo, may huhugot ka agad ng wire, nung saksakan. Which is ganoon naman talaga yung practice namin pag nagaganto kami, kasi baka may lumipad na bakal o lumipad papunta sa iyo, lalo pag wala kang gamit na face shield, eh may makakakita ka agad sa oras ng disgrasya. Pero hindi natin dapat pansinin yan kasi dito tayo para testing itong ating chainsaw. Dapat dito palang higpitan na, baka makalimutan pa. Yung saktong higpit lang dapat para hindi siya malustred. Dahil pag nalustred yan, tapos ang ligaya. Tansyahin nyo na lang. Yun. So, fast forward tayo. Ito, medyo mahigpit na. Konti na lang. Okay na. So, tapos na tayo sa step 3 tsaka step 4. Kaya man tayo sa step 5. Tunggal natin yung guide. Yung ano bang tao dyan? Guide ba tao dyan? Sa tanggal natin yan. Makita nyo, may ano siya, may slot. Ang tao nyo dyan? Hindi ko alam. Yan. Kaya medyo safe din siya kasi hindi siya ikot, hindi siya dudulas pag under pressure na yung chainsaw natin. Yun. Sabay lagay nung ating tornilyo. Ito existing na to, ah. Gamit na to sa dating grinder. Sabay higpit na natin yan. Na parang tayo nagigpit lang ng cutting disc. Siguraduhin natin mahigpit yan kasi yan ang magdadala ng lahat ng pwersa. Yan. So, step 6. Tighten the corner. Pero pwede na rin, step 7. Lagay natin yung, yan, yung tightening screw. Yan ang mag-adjust, pang-adjust ng tension ng chainsaw. Gaya natin sa picture para hindi tayo mahirapan. Ganyan. Pag inigpitan mo yan, higpit yung tension ng chainsaw mamaya. Pero pag nilogan mo din, lalawig yung chainsaw. Yan. At ganyan. Yan, pag inigpitan mo, hatakan niya. Bar guide. And replace the guide plate. Just make hole of the guide plate. Yan, so ito yan. Nakakalito, ano? Kaya lang mas maganda, igaya na lang natin dun sa picture kung paano siya nakalagay. Place the guide plate chain.
to the adjustment hole. So adjustment hole, saan yun? Halos parehas ano? Igaya na lang natin sa picture, which is ganyan. Yun. Wait lang. Tama. So ito, yan, pag hinigpitan, pag nilugan naman atras, kinagamit nung adjusting screw. Mamaya. Tignan nyo, wait lang. So ganyan. Diyan yung higpitan yan para atake niya. Ayan. Tapos, paano ba i-fix to? So, kailangan natin dito, bypass tayo sa step 5, ay step 10. Okay na yan, hindi natin mahigpitan yan ngayon eh. So, step 10 na tayo. Cover. Nagay muna natin yung cover. Sige, chain muna. Tapos lagyan natin yung cover para ma-adjust natin yung tension. So, daan-daan lang kasi nakakasugat. Wait lang. Medyo tricky. So, bago yan. Testing muna natin to kung tama ba yung ikot para alam natin kung anong side ng chain yung kakabit natin. Rotation check. Kita nyo ba yung ikot? So, counter. Counter clockwise. So, pag ganyan yung hawak, tama, counter clockwise. So, sa chain, may tinatawag tayong guide tsaka yung cutting teeth. Mawa na dapat yung guide bago yung teeth. Kaya ngayon, ang ikot ng chainsaw natin, ang ikot ng grinder natin ay counter. So, ipoposition natin yung chain na mauna yung guide bago yung cutting teeth. So, ganyan. Pagkaka-position. Ito. Yung dating chainsaw kasi namin, may indication ng rotation eh. Ito, wala. May indication na naka tatak sa mga ngipin-ngipin kung paano siya tumakbo para hindi siya pwedeng baliktarin. Hindi mo siya mababaliktad. Samantalang ito, nabibili lang sa online, wala. Kaya dapat talaga maingat kasi hindi yan kakain, hindi yan makakaputol kapag mali yung orientation, mali yung takbo. Sige. So, check natin mabuti. Sige, kumpara natin dito. Kung paano. Parang wala. Ito, sa last part. Blade. Ito, tingnan natin. Ito, wala siyang guide eh. Wala siyang indication ng ikot eh. Pero dapat mauna yung guide. Bago yung cutting teeth. So, baliktad yung kanina. Ganito dapat. Pero sa kabilang side. Uli. Yan. Mauna yung guide na parang pangil ng pating. Yan, guide. Guide muna bago yung cutting teeth. Counterclockwise. Yan, tama.
cutting teeth. Tama yung ikot niya pa ganun, pa clock, counterclockwise. Counterclockwise. So may lagay dyan. At may lagay na natin yung cover. Yan. So counterclock, counterclock. Tama. Yan. Guide muna bago teeth, bago cutting teeth. Sige. Ito yung pag-adjust ng tension. Papakita ko lang sa inyo. Pero mas maganda mag-adjust ng tension kapag yan, nakafix na yung bar guide. Pero ngayon, tingnan natin kung tama nga. Yan. Magaan siya. Ayaw natin ng sobrang pwersa kasi mabilis masira, mabilis ang lifespan ng chain kapag sobrang higpit. Ayan, ilagay natin yung cover. So step 10, balibaliktad yung ano, no? Balibaliktad yung instruction. Step 10, para hindi siya gumagalaw at mahigpitan na natin. So dito, may indication nga na counterclockwise siya. So tama yung ginawa natin. Yun. Tama. Pati rotation ng grinder natin ay counterclockwise. Okay. So lagay natin 'yan para fix. Tapos tsaka natin higpitan yung ating tension. Lang. Apat yung screw dito. So dalawa kailangan dito, tapos dalawa para dun siguro sa ating handle. Problema, hindi natin alam kung alin dito, maiksi ba o yung mahaba. Paano ba to? Lagi natin yan. Maiksi, kinuha ko yung maiksi. Jeez, hindi. Uy, kaya naman pala eh. Oh, ibig sabihin, hindi yan. Dun tayo sa mahaba. I-kumpara natin. Kung mahaba yan, yan! Abot doon sa bakal. Yan, very good. So, lagay natin ang washers. Sabay, higpit na rin. Ito plastic yung plastic tong cover natin, so mas dapat dahan-dahan tayo kasi pag nag-crack yan tapos ang ligaya, yung saktong higpit lang yan, saktong higpit lang, sabay ayos na ang ating tension. Ingat-ingat kasi plastic yan. Pag nag-crack yan o nag-tuck, patay tayo. Okay. Pit part. Ay, luwang pala. Luwang ng konti kasi adjustan natin yung screw. Tension screw. Tensioner. Hindi kasi natin yan ma-adjustan kapag may pit yung cover. So, yan. Check. Konti-konti lang. Higpit. Check. Ayaw natin ng masyadong maluwag. Hindi natin na masyadong maigpit. Kung masyadong maluwag, risky yan. Baka madiscarrel siya. Tumalon sa atin yung chain. Kapag sobrang higpit naman, either mabibinat yung chain kagad or mag-overheat yung ating grinder. So, dapat sakto lang. Pinakaayaw natin dyan ay yung maluwag. Okay lang mag-overheat kung pagpipiliin tayo sa dalawa. Huwag lang yung madiscarrel kasi pwede siya makadisgrasya sa atin. Okay, so ganyan. May mga part siyang maluwag, ano?
sakto lang. Huwag lang tumalon to. Pero hindi naman niya ibabaw yung magpipersa dyan eh. Yung ilalim. Daan-daan, nakakasugat. Pag medyo okay na, pwede na natin higpitan yung cover. Tapos i-testing na lang natin mamaya. Makita nyo doon sa loob. Yan, wala ka siyang cover sa baba. Bit. Kunti-kunti lang. Iwas basag. So, yan. Check natin. Jag lang. Okay. Ayos. Aha. Ano pa bang pwede ilagay dito? Ito. Hindi natin kailangan yung handle yan. Ayan, lagay natin yung handle na kasama. Check na sa manual, baka may nakalimutan. So, ito dapat dito yung protective shield niya. So, masama to, tatanggalin ulit natin yung pag nahigpit ang nating cover. Pero okay lang yan. First time din naman kasi natin mag-assemble ng ganito. So, yan. Iwan natin. Hindi pala pwede yung isa-isa. Dalawin na lang natin. At least naka-fix na yung tension ng ating bar guide. Yan. Kailangan natin yan para dagdag safety feature. Pag mag-change tayo, mas maganda kung may protective facial tayo. Nagpitan ulit. Gaya ng dati, konti-konti lang kasi iwas, basag tayo dapat. Yan. Tansya-tansya na bang inihigpitan. Iwas basag, iwas lost thread. Check ulit tension kung gumalaw. Laging ito yung ano, babantayan ninyo ha, yung tension na yan. Kasi yan ang didisgrasya sa atin. If tumama, tapos na diskaril, patay. So yan, handle pwede na natin ilagay. Tama, yung maliit dito nga. Yung hindi natin nagamit kanina. So yan. Napaka simple lang ano, kaya lang pag first time mo, parang ako medyo nakakalito. Okay.
Tsaga-tsaga lang kasi mahirap siya higpitan. Medyo gipit yung pagkakapwesto. Pero okay lang yan. Pag nahigpitan mo naman na to, tuloy-tuloy na. Okay. Pwede mo namang huwag ilagay ito. Kaya lang, syempre, dagdag pwersa to. Tsaka, mas gusto ko yung kumpleto talaga. Dahan-dahan kasi plastic din yan. Okay, all good. Pwede na. Check ulit. Wait lang. Ilagay mo natin ito para talagang kumpleto na. Na-assemble na natin. Yan yung oil. Tapos, yung maliit na butas na yan. Yan yung vet. Sabi nung kasama ko, bubuksan mo daw yan para bumagsak yung oil sa ilalim. Pag di mo ginagamit, nakasara. Pag binuksan mo, yan, automatic mag-gravity yung oil. Ilulubricate nyo yung chain natin. Yan, medyo maluwag. Higpit natin yan mamaya. Okay. Check ulit. So, yan. Wait lang. I-check natin ulit na nakompleto na. Yun. So, yung oil, mamaya na lang siguro kapag talagang bakbakan na yung pagkakat natin. Wait lang, ipwesto natin dito tapos kukuha ko ng pang-sample natin. Check ulit natin. Yan. Very nice. Kailangan natin ng sample. Wait lang, kukuha ko. Boom. Yan. Ito. Medyo pinutol na itak yan. Ngayon, puputulin naman natin siya ng chainsaw na to. Wala pang oil. Mamaya na lang yung oil. Yan. Yun. Bilis. So, tignan natin yung kinat niya. Yan. Ito yung cut niya, no? Medyo sobrang taalas. Tignan natin yung mga pinagputulan. Ang lalaki. Ang lalaki nung ano bang tawag nila dyan? Ang mga lumipad-lipad. Ito, ang laki nung parang kalmot. Sobrang talas. Ito, wait lang. Ayan o. Pag kukumpara nyo, kayang-kaya niya halos 10 or 11 yan, buong width. Kung ganyan lang, kayang-kaya niya putulin yan. Pero yung buong yan, buong length nung chainsaw, kakayanin niya dapat. Yan, lumuwag. Lumuwag ang ating chain. Mamaya, hipitan natin yan. Diyan. Linis. Natin. Pero kailangan mo natin lugan itong cover para gumalaw yung bar guide mamaya.
konti lang. Tapos hinpit ng tensioner para umipit ang ating chain. Okay na yun. Ayaw ko rin ng sobrang higpit. Wait lang. Medyo may part siya kasi na maluwag, may part na mahigpit. Hindi ko ma-explain bakit ganun. Akala mo sobrang luwag pa, pero pag inikot mo, humihigpit. Wait lang, higpit pa. Higpit, tapos check. Higpit, tapos check. Yan, ikot. Ayan o. May certain ikot siya na lumuluwag at humihigpit. Aha, bakit kaya? Pero okay lang. Basta pag lumuwag siya, hindi siya, wala siyang possibility na madiskaril at lumipad sa atin. So okay na, higpit na lang. O nga pala, pwede kayo mag-subscribe or please subscribe tsaka pinutin yung bell icon habang ako'y nag-higpit para sa future videos natin. Yan. Subscribe kayo ha, habang ako'y naghihigpit. Yan, marami pa akong i-upload na gantong video. Gamit na gamit to pag mga oras ng sakuna, yung mga tumumbang puno ng mangga, puno ng malunggay, puno ng kung ano-ano. Mas mura pero konting ingat. Yung check ulit natin. Nope. Hawakan ng paa. Okay. Medyo marumi ano, tumatalsik sa ilalim since counterclockwise. Tignan natin tong tumumba na gagawin ko mamaya. Tetestingin natin yan. Dumaan ang bagyong Rolly. Ito yung puno ng malunggay na tumumba. Sobrang lakas ng hangin. Medyo malaki-laki. Pero kakayanin yan. Dito puputulin ko para hindi siya magkanong mabigat. Kasi tingnan nyo, sinisira niya na yung kalamansi. Kalamansi, ibang tawag dyan, saging, papaya, diretso yan. May mangga pa. Mahilig magtanim ng mga magulang ko. Ito yung hindi na nasyaga ni mama ko. Hindi na nahintay. Pinutol na ng itak. Ilagari pala. Manual niyang nilagari. So yan. Mas mahaba yan kahapon. Nilagari na lang niya. Kasi umaabot dyan sa kanyang pananim na papaya. Binawasan niya na. Yun, may putol na papaya. Makikita niyo. So, medyo destructive talaga yung mga bagyo pag ganito, ano? Mag-like kayo ha, tsaka mag-subscribe. Yun, ito ang ating sample ulit, medyo mas malaki ng konti. I-fix natin to, ipatuloy natin sa mga mas maliliit na pira-piraso para pwede siyang gamitin pang gatong.
Okay. Yan, tinawag ko yung kapatid ko. Siya yung puputol ngayon. Makita natin na babae, kayang i-operate ng babae. Yan, oh. Daan. Ito mo. Ayos ko, ayos ko, ayos ko. Huwag kakalibutan mag-subscribe at i-hit yung bell notification button para sa mga susunod pa nating videos na ganito. So, ito naman, nanguha ko ng sample. Si mama ko naman yung tatawagin kong mag-puputol dito. Umayaw pa siya. Natatakot. Kasi syempre first time. Yun. So yung tawag ko naman. So kinuha ko yung request nung kapatid ko na te-testing natin yung puputulit. Ito yun. Kung isusukat mo nyo sa haba lapad, kaya niya. Kasi tignan nyo ah. Laki nyan. Pero papasok yung buong chainsaw. So yan. Si mama ko. Testing natin. Ganyan. So, eto. Yan. I-testing natin. Sayang dito pang gatong. Nabubulok na lang kasi masyado siyang malaki. Hindi kakasya sa pugon. Sige. Testing natin. Sayang, hindi niya kinaya, hindi rin kinaya ni mama ko. So, lagyan natin ng oil kasi mainit yung chain. Baka maputol. Kukuha lang ako saglit. Huh? Yan. Ito yung pinag-change oilan ng aming sasakyan. Kahit madumi na yan, pwede pa rin yan kasi ang purpose naman yan ay malubricate yung chain. So, sige, lagay natin. Punoy na lang natin para minsanan. Okay. So, testing ulit. Yan. Okay, punas. Check natin yan. Bale, ano pala, no? May mga ibang project pa ako dito na swak to. Kasi ito puputulin namin. Kita nyo ba? Medyo matagal na namin tong gustong putulin kaya lang medyo matrabaho kapag itak.
Kaya minabuti ko nang kumuha ng chainsaw. Ayan. Medyo matigas din to, tsaka malapad. Which is abutin ako ng kalating araw siguro. Magpuputulin ko to. Tapos, meron din sa kabila. Ayan, ito. Ano bang tawag sa puno na to? Umbrella tree ba to? O... Ayan, medyo malapad din yan. Tabutin ka ng halos isang araw dyan. So, tama-tama yan, no? Pagputol. Putulin ko dyan. Isa ulit. Okay. Ayan. Wait lang. Ako'y kumain muna. Ituloy natin ang testing. Dala ko ng extension. Tingnan nyo. Mahaba ng extension ko. Ito lang ang drawback ng electric. Kailangan mo ng mahabang extension. Papunta dun sa yung pinagkatrabawan. Yan, may mga pinutol na ako. Naiwan yung mga malaking part. And kanina, kung nakita nyo, pahaba dun. Ito. Yung mga nauna ko ng pinutol. Gamit yan. Sobrang liit, no? Pero kaya pa naman. Ito yung mga nauna na. Which is kapag sisibakin mo yan ng itak, abutin ka ng halos isang araw dyan. Yung sahod mo, bili mo na lang ng chainsaw. Ayan, i-fix natin yung chainsaw. Tapos, tignan natin na putuloy natin to. Ayan, nakita nyo ba ilang segundo lang yun? Wala pa isang minuto. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang lapad nung pinuputol natin at saka yung lapad ng chain, haba ng chainsaw. So yan, 11.5 yung chainsaw natin. Siguro mga nasa 9 or 10 inches yan. Pero kinaya. Ang iingatan nyo lang, kapag naipit yung chainsaw, huwag nyo nang hatakin. Huwag nyo na ituloy. Yun, kita nyo ba? Ilang segundo lang. Subukan natin. Oop. 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 La, hindi kaya. Kailangan naka-fix. Medyo malaki yan para sa panggatong, no? Kailangan natin natin sa gitna. Pero sa kanan muna. Importante maputol natin ko. Ito na lang, ayan. Putol-putulin natin. Sa mga mas maikli na mas maikli na part. Yun, check natin ang oil kung babagsak siya. Kalimutan kong buksan. Dapat pala bukas to para by gravity malaglag siya. Kita nyo ba? Nag-focus ba? So, yan. Hirap siya mag-focus yan, nag-focus. Bukas dapat yan para by gravity
malaglag. Ito, patuloy natin ulit. Tignan nyo gaano siya kabilis tumutol. Aha, isa pa ulit. Ubusin natin yan hanggat kaya. Hanggat di pa masyadong mainit itong araw. So, ayan, madumi. Kailangan magpagpag. Tsaka mas maganda kapag nakapantalon kayo dito. Ano, nasa baba. Buti na lang, pangharabas na itong shirt ko. Okay. Okay, so, tapos na. Mag-subscribe kayo at pinutin yung bell notification button para sa mga susunod pang video na ganito.